Good morning! Palakasan na dito muna. Dito. Lalaban ba kayo? Last chance! 1-0. Konting-konti lang. Konting-konti lang. Magsama tayo. Lipat kayo. Lipat kayo dito. Yan. Sige. Yan, yan. Lipat, lipat. Lipat ka rin. Yeah, stay ka na dyan. Ikaw na yung pambato nila. Sino mga first time dito? First time? Meron ba? First timer or hindi pa member? Sabi, kulto yata to. Ano na nangyayari? Okay, for the benefit of the first-timers, meron akong sasabihin, mahaba ulit ang sagot nyo, mahaba rin ang sagot ninyo. I-fantastic! Okay? Pagkalipat ng microphone dito, tig, tagpaglipat dito, tig, ha, palakasan. Okay. How are you? Yung mga natalo! Yeah! Gusto manalo ulit? Yeah! Sa panga! Yeah! Last chance! Yeah! One all. Okay? Saya nyo eh. Naglipat ako ng raming nilipat. Siya lang tinira ko, di ba? Okay, thank you. Have a seat. Thank you, thank you. Okay, so it's 2024! Ha? Huh? Marami ng ano, maraming 363 days naghintay para sa 2024. Diba? Sabi nila noong January 3, 2023, shit, di natin naumpisahan. Di bale, bawi tayo next year. Ha? Ito na yung pinakahihintay nyo. Tangin na, 363 days ang hinintay nyo para umabot ang 2024. Okay? Pero pagka lumampas pa ang ilang araw, shit, sayang, di natin naumpisahan. Di bale, tangina mo, 2025, akin ka. Na? Hindi ko alam anong meron sa kalendaryo. Piling ng mga Pinoy, yung kalendaryo yung nagtatrabaho. Ha? Sabihin ko lang sa inyo, according to my 22 million peso watch, walang kinalaman ang kalendaryo sa success ng tao. Okay? Ngayon, pag nagbukas ka ng TikTok, Capricorn, or chu-chu-chu-chu, putang ina. Gano'ng karami? May mga pinanganak ba ng January rito? Meron? Di ba January, Capricorn? Ang nangyari, ba't mahirap ka pa rin? Di ba? Si Madam Capricorn, tama? Pag naglalakad si Madam, 100 million yung suot sa katawan. Di ba? Pumunta kami ng Japan, yung maleta namin, hindi pa kami nagsha-shopping, 100 million na yung laman. Kasi everyday nagpapalit siya ng damit eh. Everyday kung nagpalit siya ng damit, nagpapalit rin siya ng bag. So dala niya yung Himalaya niya na bag na 18 million. Okay? Kasi bagay daw sa snow. Kasi kulay puti. Tapos next day, yung black alligator naman, di ba? 5 million. The next day, yung brown alligator naman. Hindi lang siya, si Chichi, may dala rin mga bag. Okay? So walang kinalaman yung horoscope, zodiac sign, kalendaryo sa success at failure ng tao. So ano natitira? Pagdarasal. Ilan dekada na kayo nagdarasal? May nangyari? Yumaman ba kayo? Hindi, di ba? Nabuhay lang. Kasi ang effort na binibigay nyo, sakto lang para mabuhay. Okay?
When you pray for something and God answers your prayer, don't deny God. God, gusto kong yumaman. Bigyan mo ko ng magandang negosyo. Tapos may lumapit sa'yo. Alam mo na yung iPhone? Hindi pa. Likasama ka sa akin. Tapos sumama ka dito. Parang hindi pa ito. Parang may iba pa. Ba? 5 years ago yun. Tapos after 5 years, you're back. Welcome back. Baka ito na yun. Diba? Kasi after 5 years, yung mga napili mo, hindi ka naman umasenso, samantalang yung mga iniwan mong tao dito o yung mga tinalikuran mo, tang inang yayaman na, nakatsedeng na, tapos sasabihin mo, sayang, sising-sisi ako. Dapat pala nun, trinabaho ko. Pero okay lang, too late na. Oo, too late na, kasi nakatsedeng na sila, ako nakatricycle pa rin. Wag na lang. Baka merong iba. So, hintay ka ulit after 5 years. Kita tayo ulit in 2029. Putang ina, 100 countries na si Ifern. Nang sasabihin mo, shit, sayang. Sana 5 years ago, kahit na too late na, inumpisahan ko pa rin. Pero anyway, too late na talaga kasi 100 countries na eh. Kita tayo ulit after 5 years. Diba? 2034 na. Butang ina, 70 years old ka na, diba? Oh. Sabihin mo, shit! 200 countries na si Ifern. Nganga ka pa rin. Okay? So, at the end of the day, you know, opportunities there for everybody. Okay? Opportunities there for everybody. It depends who's going to grab it. Tama? Parang jeep lang yan. Di ba dati hindi pa usong pila? Putangin na kung sinong pinakamagaling makipagbalyahan, siya yung makakasakay, di ba? Tama? Ngayon may pila na, wala nang choice. Doon ka sa dulo ng pila. Dati, pagpabilisan ng balyahan, di ba? Unahan, wala kang paki sa tabi mo, bigla mong ikakat yung line, ikaw yung makakasakay. Dito, ganun din. Sinong gusto yumaman dito? Meron ba? Uy! Shit. By the way, you know, I had a birthday last November and I turned 55 years old. Okay? Sino ka age ko? Around 50? 50? Around 50? Taas ang kamay? 50 and up? Meron 50 and up? Ba't ang layo na itsula natin? Ha? Huh? Ito lang, simple lang. Tinanong si Madam. Madam, ang ganda nyo. Anong skincare nyo? Sagot niya, pera. Ha? Pag may pera, gumaganda. Ha? Gumagwapo. Lahat kayang bilhin ng pera. Walang hindi kaya bilhin ng pera. Dadating ang araw, gusto magpalit ng katawan, mabibili rin yan. Okay? You know, there's a lot of cloning happening now. There's a lot of secret things happening now in the world. All of my rich friends, ha? All of my rich friends, no? Nag-aano na sila. Anong tawag doon? Yung basta sa Switzerland nangyayari. Sa Germany nangyayari. Oo, yung stem cell na totoo ha. Kasi maraming stem cell na eme-eme. Ha? And ang uuto lang. Tama na. 1 million ginastos mo, ba't ganyan pa rin tsura mo? Diba? Pag yung totoong stem cell, ma-feel mo talaga. Iba yung joints mo, magbabago. Everything will change about you. No? If you have the right, the authentic type of stem cell treatment. And this is just the beginning. Time will come. Kumbaga yung utak mo, yung mga sci-fi movie, yung utak nililipat lang sa bagong katawan, mangyayari yan. I guarantee you, mangyayari yan. Kaya yung mga mayayaman, you want to live forever, it will happen. Okay? Whether it's the will of God or not, the scientists will make it happen because the billionaires are willing to pay for it. You know? YouTube, type mo YouTube, Steve Jobs. Steve Jobs died at 57 years old. And he was worth what? I don't know, $150 billion. Kung available yung technology, for sure, kung kayang bumili ng katawan, lilipat lang yung utak niya, ginawa niya yun. Kasi $150 billion, hindi naman niya magagastos yun. Eh. Diba? Sabi niya, when you're dying, kahit nasandaan kotse mo, wala na siyang halaga,
kahit 10 bahay mo wala ng halaga, yung health mo na lang ang important. Okay, ano ba binibenta natin dito sa iFern? Health. Okay? Naghari tayo during pandemic. Why? Because everybody needed our product. Sino may COVID dito ngayon? Hindi nyo na alam. Lahat, pag inubo, sipon, nilagnat ka, COVID na yon. It's now part of daily life. Si Madam inuubo, sinisipon kagabi. Kanina nag-check siya, sabi niya, positive ako. Ano, negative ako? Sabi ko, hindi totoo yan, positive ka. Kasi hindi na matetest eh. When you get the COVID test from 2023, it can test 2023 pababa na variant ng COVID. Yung 2024 na variant ng COVID, din nakasama doon. So may COVID ka, pero hindi nakasama yun doon. Sabi ko, ubo, sipon, lagnat, COVID yan. Okay? COVID is just, you know, simple cough and cold, pneumonia. COVID yun. Siyempre, yung COVID, kaya lumala ng husto, kasi it was manufactured by drug companies. Okay? Billion-billion yung benta doon sa vaccine. Ngayon, hindi pa natin alam, 10 years from now, 20 years from now, ano side effect ng vaccine sa atin. Okay? The only way you can continue to protect yourself is by taking the necessary vitamins that are important for the human body. So sa bahay namin, lahat ngayon may ubo sipon. Ba't ako wala? Kasi ako yung grabing lumaklak ng vitamina. Okay? Why do I look younger than you? Kasi nag-launch yung Fernsea, anong year ba? 2004, on my birthday. So 2004 pa, grabe na akong lumaklak ng vitamina. Kaya kayo tumatanda, ako bumabata. Ganun talaga. Diba? Tapos sino yung wala pang kotse dito? Magpakatotoo kayo. Alam ko naman pagbaba nyo, lalakad kayo papunta Edsa. Wala pa kayong kotse, di ba? Paglabas nyo dyan, mauusukan kayo, maiinitan. Yan, nakakatanda yan. Ako mag-elevator lang ako papuntang basement, sakay ako sa kotse ko. Pagdating ko sa bahay, parking ko, may bubong na naman, papasok ko ng bahay ko. Yung bahay namin, 12 yata aircon namin. No, old house kasi siya, hindi siya centralized. But we have 2 floor type aircon in the dining room and the living room. Tapos yung sa veranda namin, meron kaming malaking veranda. Half nito. Nakapunta na yung ilang MDC. Pagbalik nyo doon, naka-aircon na yun. Kasi nandun tayo, nagtataba akong init, di ba? Ina-aircon ko na lahat yun. Lahat naka-sliding glass na lahat. Naka-aircon na doon. So, yun na yung bagong tambayan. Kasi view mo garden, pero naka-aircon ka. Okay? So, if you have the money to spend, every comfort you can buy. No, yung mga nakikita nyo, yung mga bag, relo, wala lang yun. Those are the little things that you see. Kasi those are the things we carry when we go out. But the house itself, you do not see it. You do not see what's inside the house. Okay? So anyway, I don't have a lot of time today. I'm having dinner with my kids later. Tapos after that, may magdi-drinks kami nila Bang Pineda, Heart Evangelista, and we have some friends from Europe, no, who are here now. Kakabalik lang nila from Palawan. Pinadala ni Madam yung yate para paggamit sa kanila. No? Diba? Kasi niyayaya kami sa Palawan. No? Sabi ni Madam, di kami pwede. Kailangan mo ba yung bangka? Padala ko dyan. Oh. So, anyway, we just came back from Japan. No? I'll show you a quick video just to introduce. May TikTok account ako. May TikTok account din si Madam. If you want to be updated, you know, you need to be part of the new generation. Yeah. Maikli lang to. We have some lessons to show you. So, you'll see that. Do you have the snowboarding video? Ito, they posted this while we were in Japan. Happy New Year from Japan. Nag-snowboarding lessons ako. Ito na! Saan ka punta? To the moon. Tapos, yan, tumatawa na si Madam kasi lakas ng baksa ko. Kumuha ko ng one-on-one lesson. Yung snowboarding lesson, the first lesson is how to stand on the board. Pagtayo pa lang, karamihan daw ng tao, pagtayo pa lang, hirap na daw. So, yung unang attempt ko ng pagtayo, nakatayo ka agad ako. So, teaching how to stand. Kita niya, kaya ko na dumiretso. Sabi niya, tuturuan naman kitang kung paanong kumanan. So, yun yung pre-practice namin, kung paano kumanan. So, ganun pa rin. Every time kakanan ako,
Tapos merong tao na haharang, itutumba ko na naman yung sarili ko. So natutunan ako ng pakanan, pakaliwa naman. So mas mabilis ko nakuha yung pakaliwa. Tutunan ko na yung pakanan, pakaliwa, tapos yung huminto nung binababa yung paa. So okay na ako. Sabi niya, dito naman tayo sa taas nung ano, nung slope. Both feet on the board, naka-strap. Tapos tuturuan kita kung paano bumaba ng paabante at paano bumaba ng paatras. In the video you will see that finally, no, naka 2 clean rounds ako, no. So masaya ako kasi nasa bucket list ko yung mag-snowboard. So ano yung lessons, no? I learned that, you know, you're never too old, no, to try something new, or you're never too old to learn something new, kasi at the age of 55, I was able to successfully learn how to snowboard. That's one. Number two, sabi sa akin nung instructor ko na 21 years old, sabi niya, what's stopping people from learning is the fear of hitting somebody or the fear of falling. Wala akong fear of falling kasi kailangan naman talaga natin bumagsak para matuto tayo. No? So it's not about how many times you fall, it's about how many times you stand up. Don't be afraid, no? That's a second lesson. Kung takot ka, wala ka ma-achieve. No? So that's the lesson for me. So I think it's a great, no, end to end the year na ang daming pinagdaanan ni Ifern, no, natalisod tayo, nadapa tayo, pero bangon tayo ng bangon, kaya lahat ng mga challenges kaya natin siyang i-conquer. I'm just happy, I'm very happy that we ended the year on a high note, no. I learned something new and I know marami naghahabol today ng last minute sales, no. Tuloy-tuloy lang kayo. No, ang negosyo po natin, palakas ng palakas. I think consistent naman, no, yung tinuturo namin kung ano yung buhay namin, yun din yung gusto namin na maging buhay ninyo. Siyempre, we all need to continue fighting, continue growing, kasi siyempre, kung maliit pa yung negosyo ninyo, magpalaki muna. You need to understand. So, 41 na si Madam, 55 na ako. So, siyempre, we've been growing businesses continually for many years, kaya ganito yung buhay namin. So, kayo, ilang taon pa lang kayo sa Ifern, huwag ninyo expect na ma-compare ninyo yung sarili ninyo sa amin kasi syempre malayo yung pinagmulan ninyo. Ako, lolo't lola ko, negosyante, nanay tatay ko, negosyante. Yung sa inyo, lolo't lola, nanay tatay, empleyado. Syempre, hindi ganun kabilis na magawa ninyo yung nagawa na namin. So, pero at least nandito kami para turuan kayo. So, you know, this is your President Tomani Tan and your First Lady, Mama Dan Kim, signing off and saying Happy New Year to all of you. Happy New Year to all of you. We look forward to seeing you again in 2024. Kita-kita tayo sa Manila. As I always say, the momentum for 2024 starts in 2023. So end 2023 on a high note. You know, tandaan ninyo, ang lahat ng nagawa ninyo sa buhay, kayo ang gumawa. Hindi kalendaryo ang gumawa. Walang kinalaman ang pagpalit ng petsa, pagpalit ng taon sa swerte ni Noman. It's all about the effort that you put in every day. Continue working, continue fighting. This is your President Tomani Tan. I love you, work hard, and I'll see you at the top. Happy New Year. Happy New Year! Okay, so pinapakita ko tong video because we have put out a lot of videos, no? And we have our Facebook page, no? Both personal and the corporate. And we need to use social media. Hindi nyo kami kasama every day. Pero because of the videos, no? YouTube, no? I think kung hindi kayo first timer, alam nyo na, no? I have videos on YouTube. I was interviewed by owner of Angkas, no? Si what's his name? George Royeca, no? I was interviewed by Yorme Isko Moreno. I was interviewed by King Panda. No, all of these people who interviewed me, meron silang matataas na achievement. Tama. And then they decided to interview me because I have achievement also. On the YouTube channel of Ifern Academy din, no? Lionel Leslie Villanueva, I have there my talk during the Rotary. No, Rotary is one of the most oldest, no, and most prestigious international organizations. And we have more than 900, no, chapters just in the Philippines. Chapters yun, ha? Iba pa yung number of members. Okay, so it is a big organization in the Philippines. It's a big organization in the world, but I was invited to be a plenary speaker. No? When you say plenary speaker, it's the highest level of speaker, no, that they can invite. No? Now, ang first speaker, si Karen Davila.
second speaker is DTI Secretary Fred Vargas, no, R. Fred Vargas, and I was the closing or the third speaker. So they considered me, no, siguro more substantial, no, for the negosyante who are there, for the professionals who are there. Kaya ako yung ginawa nilang third speaker. Kasi not everybody can be a newscaster, tama? Not everybody can be a DTI secretary, but everybody can be a businessman. So everybody can learn from me as a businessman who creates millionaires. Okay? Right now, no, when you go on social media, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, ang raming gusto magturo. No, everybody wants to be an influencer, everybody wants to be a social media star. You know, the question is, ano na bang nagawa mo? Bakit ka ba susundan? Ba't ka ba papaniwalaan? Siyempre, sa TikTok, di naman lahat may nagawang, hindi naman lahat may mataas na narating. May maraming sumisika dyan dahil maganda, magaling sumayaw. Tama? Dahil may susun na pwedeng ipakita. May puwet na pwedeng ikembot. Tama? And sisikat sila dahil dyan. Tama? Or meron yung mga pamilya na masaya silang panoorin, nag-aaway-away sila, or nag-aasaran sila, di ba? And nag-e-enjoy kang panoorin, di ba? And, you know, the social media platforms allow monetization. Ibig sabihin, kikita ka pag may nanonood. No? And for a while, everybody thought yayaman sila sa Reels. Tama? Lahat na lang ng kaibigan ko sa Facebook na hindi active sa iFern, tangin na gumagawa ng Reels, nagluluto, naglalaw, nagwawalis. Yung aquarium nila, yung isda, lumalangoy, yung ginagawa niya ng Reels, di ba? Yung waterfall, bumabaksak ang tubig, di ba? Reels din, di ba? Sunset. Parang kala nila yayaman sila sa Reels. If you're not doing anything special, nobody will watch you. Tama? Kami, napapansin namin yung TikTok ni Madam. Pag nag-unboxing siya ng bag na 2 million yung halaga, puta, nami manunood. Tama? Nagsuot siya ng relo sa ulo, rami rin nanood. Di ba? You need to do something different. You need to spend money. Tama? Kung di ka gagastos ng pera, ano, panoorin nila yung kumakain ka ng tuyo. Tama? Saka, you know, huwag na masaktan kung may masasaktan, di ba? Yung mga walang pera, ang TikTok mo, puro mukha mo lang, di ba? Kasi wala ka naman ma-post na view eh. Di mukha mo lang, ano pa po-post mo? Mukha na asawa mo. Pwede rin. Okay, so you want to teach, but what can you teach? Kung wala kang talent, di ka magaling kumanta, di ka gumaling sumayaw, di ka maganda, di ka gwapo, wala kang abs, anong ipo-post mo? Tama? Nung nag-umpisa tayo dun sa TikTok selling, nung itinuturo natin yan, I started watching the TikTok sellers. Merong isa dun, no? Gwapo, maganda yung abs. Oh, itong t-shirt, binibenta na yun. Huhubarin niya yung t-shirt, di ba? Paghubad yung t-shirt, maraming nagla-like. Tapos susuot niya. Ito, kulay blue. Ganyan, ganyan, ganyan. May size small, medium, large, ganyan. Tapos huhubarin na naman niya. Kulay pula naman. Oh, di ba? Sabi ko, parang, tapos tinitignan ko yung account, may 500 units sold. May 10,000 units sold. Puta, meron 90,000 units sold. Pantalon siya. Sabi ko, shit, marami tayo nag-aabang to, naghuhubad ng pants to. Paghubad niya ng pants, ay, bye. Kala na kasama yung, ano, bird, ay, yung, kala kasama yung nagbebenta, ano ba? Pants lang pala. Okay? So, it's at no time in the history of the world has it been faster to become rich than this past few years. Kasi yung mga nag-YouTube, ang raming yung mga nauna sa YouTube, naging milyonaryo talaga. Yung mga nag-feature ng kotse dati, ngayon, yung garahe nila, puno ng kotse. And meron silang $1 million na kotse. Sa YouTube lang siya kumita. Nagpatayo siya ng bahay, parang 3 palapag yata yung bahay, may basement. Nag-ready siya para 30 na kotse yung kasya niyang ipasok dun sa dream house niya. May elevator ng kotse yung bahay niya. Sa YouTube lang kinita lahat. Okay? Meron doon pinakita, bumili Pokemon card. $1 million Pokemon card. Ha? Yumaman lang yan sa Instagram, sa YouTube. Pero dati yun. Ngayon, try mo mag-umpisa ng YouTube. Mahirap nang marating yung narating nila. Kasi hindi na si YouTube ikaw ang payayamanin. Sarili na niya payayamanin niya. Ginawa niya lang example yung mga ibang tao para mas madaming gumaya. Okay? Yung mga nangyari ngayon sa TikTok, yung mga CEO, ang daming yumaman during pandemic. Tingnan mo, isa-isa nang nawawala. Isa-isa na nagkakaproblema. Isa-isa nang
nabubura ang negosyo. Kasi at the end of the day, matira matibay. Okay? Last year, ang naming mga resellers, sinasabi kay Madam, Madam, mag-buy one, take one ka rin, mag-sale ka din para putok tayong December. Sabi ni Madam, Hermes never went on sale. Louis Vuitton never went off sale. Kim's Diary never went on sale. Okay? At the end of the day, quality product yung binebenta natin, di natin kailangan mag-sale. Okay? And people will continue buying when you have quality product. Okay? What has iPhone proven since 2012? Okay? What have Fern Incorporated or Fern C proven since 2003? Okay? Kasi if you will count 2003, now 2023 yung nagdaan na taon, 20 years na po si Fern. Tapos 2004, nilaunch yung Fern C on my birthday. This year, Fern C will be 20 years old. Okay, 2012, iFern was launched. And this year is 2024. So this year, Fern D will be 12 years old. Fern Active will be 12 years old. Milka will be 12 years old. Okay? So what have we proven in all of this, not just years, but decades? No, dekada na. Okay? Fern C is the only vitamin C in the world with a World Branding Award. Okay? Fern D is the only vitamin D in the world with 5 World Branding Awards. Okay? So, we have proven that we can create quality products na tinatangkilik ng taong bayan or ng masang Pilipino. But starting late last year, now, in 2024, going forward, we want to conquer not just the Philippines, but we want to conquer the world. Okay? Kanina kausap ko si Thelma Vargas, no, our top leader in Dubai. No, she decided, ganito yung commitment ni Thelma, hindi na siya umuwi nung Christmas. Hindi na siya umuwi ng New Year. No, nagpaalam na siya, nagbilin siya sa mga anak niya. Mga anak, hindi ko pwedeng iwan dito yung Dubai kasi dito yung network na bagong binibuild ko, no? Her other side is the provinces, no? Cagayan de Oro, Bukidnon. Yung mga malaking doktor sa Bukidnon, lahat daw na ni Thelma. That's her strong leg. And Dubai is going to be, is her pay leg. Okay, so hindi na umuwi si Thelma para tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung growth ng negosyo niya. May kausap siya kanina, top networker, no? And investor from Ghana. Ghana, Africa. And they want to invest 400,000 AED. Okay? AED is times 15. 6 million pesos yung gustong i-invest para maging stockist daw ng Ghana, Africa. Okay? Yun yung kausap ni Thelma kanina. Okay? So, global is going to happen. It is happening. Okay? Sa Bahrain, no, yung office under Zach Lopez and Boy Cornelia, no, is about to release, no, our biggest shipment. Nagkaroon na ng mga problema kasi inabot ng New Year, whatever, may mga renewal na certificate, ganyan. Medyo na-delay yung shipment, parang 2 linggo na yata nandun, di pa makalabas, pero this week lalabas na. So, in Bahrain, we are only the second vitamin D registered in Bahrain. Only the second. And the Middle Eastern people are required to take vitamin D every day. Kasi hindi sila nabibilad sa araw. Kaya ang sakit nila is vitamin D deficiency. Okay? So, Fern D will continue to grow with or without pandemic. Wala nang ina-announce sa pandemic. Medyo malabo na mangyari yung, ano, yung, what do you call that? Yung quarantine. Hindi na mangyari yan. Especially si lockdown niya. Especially BBM, he promised he's not going to do lockdown. Hayaan niya maghawa-hawa yung mga tao kasi at the end of the day, yung hawa-hawa, yan yung mabilis din gumaling. Okay? But definitely, people who want to have quality life will need quality vitamins. Okay? Kung gusto mong magkasakit ng 1 linggo, huwag ka magbitamina. Kung gusto mong lahat, like I said, no, sa buong bahay namin, lahat ubo, may sipon, lagnat, ako wala.
Bakit? Kasi grabe ako lumaklak ng vitamina. Pinapakita ko naman, di ba? Pinipicturan ko. I take 6 Fern D. I take 6 Fern Active. I take 4 Milka. I take 2 Digest Ease. I take 2 Fern Flex. And I take 2 Zero Call. Yan yung daily dosage ko. Tapos sa gabi, bago matulog, no, para mabilis ako makatulog, sleep easy. I take 2 Sleep Easy at night. Kasi otherwise, ang tagal ko makatulog. Hindi humihinto yung pag-ikot ng utak ko. Okay, so I need to take Sleep Easy so mabilis yung pagtulog ko para mahaba yung tulog ko. Okay? So anyway, we usually when I talk, we do Cheque Chica, but nakuha na nila yung mga cheque nila. Konti lang tong first week natin, no, si Chano Nones Tapia, our 19-year-old, no, nag-cut siya ng cheque, 224,000. That's his 1 week income. We have Maricel Lapera Gonzaga, pina-ship out yung cheque, 168,000. We have Lauren, Presidential Director Lauren Aguilar, and incoming, no, incoming Presidential Director Adrian Aguilar, no. Ang sabi niya kanina parang 90 cycles ba? 90 cycles or 900? 90 na lang, no? 90 cycles na lang to go. So their 1 week check is 134,000. We have Lauren Grace Tomorrow, no? Is our mini lady, and Rex Tomorrow, our Mercedes-Benz boy. By the way, they have 83 delivery trucks. Worth 124 million, but yet they focus on iPhone right now. Kasi yung iPhone income daw, basta in-encash mo na daw, next week kuha mo na. Yung sa kanila, like yung Comelec, bumili sila ng 10 truck para sa Comelec. 1 year na daw presidente si BBM bago daw sila nakakolekta. So dito sa iFern, pag in-encash mo, next week hawak mo na yung pera. So Lauren Grace Tomorrow, and then they put up a iFern hub in Cavite. No? 1 week nila, 119,000. Oh, almost 120 kasi 119,980. Then we have Perla Dinglasa, 112,000. Nandito ba? Ay, come. Dito ka pala. Ay, Nox, iFern Academy. Sige, interviewin natin sandali. Bigyan nga ng microphone niya. So, anong nickname mo, Pearl? Pearl po. Pearl. Okay. Kasi yung Perla, sabon yun, dala. Pinangalan ka ba doon sa sabon? Baka po. Baka po. Di, sabihin mo, papalit ka na ng pangalan, Aurora. Ha? Pwede so, din po. So, anong background mo, Pearl? What do you do? Actually, sir, ako po ay isang empleyado until now. So, part-time ko lang pala pong ginawa si iPhone. Anong trabaho mo? Tingin ka doon kasi nakalive ano ka po, via satellite. Ako po isang accounting head sa isang okay. International recruitment agency. Kami po yung nagpunta ng Dubai. Okay. Pumunta kayo ng Dubai. Yeah, yeah. Okay. So, how much do you earn sa job mo? 100 po. 100. Opo. So, itong in-encash mo na 112,000, ano to? 1 month, two one months? 1 month po. 1 month. Opo. Okay. So, natapatan mo na yung sweldo mo? Opo. Okay. So, how long ka ng empleyado bago mo na-reach yung 100,000 na sahod? Actually, matagal na rin po, sir. Kasi ano matagal? 100 years? Ano po? Siguro 9 years. 9 years. Opo. So, 9 years dito sa kumpanya na to. Opo. Eh, pag ipagsasama mo pa, syempre, hindi naman pwedeng wala kang experience. Pumasok yes po. Ka lang I've been doon, working, diba? Actually, sir, I've been working for 23 years. Okay. Na po. So, would it be safe, no? Would the audience agree? It took her 23 years para umabot sa 100,000 na sweldo. Tama? Kasi you built experience from your other jobs. Okay? So, 23 years para 100,000 yung sahod. Neto na ba yun o may deduct-deduct pa? Net na po net siya. Na, okay. So sa iFern, itong 112,000 na in-encash mo, gano'n ka nakatagal sa iFern para ma-reach mo itong 112,000? Actually, sir, 3 years na po ako. Okay. So yung 3 years sinatrabaho mo or this year ka lang nag-active? I mean, last year ka lang nag-active? Active naman po talaga ako. So since you joined, active ka? Opo, sir. Okay. So para ma-reach mo yung 112,000 na one-month income, it took you 3 years. Okay. So, nung umpisa ba, like yung first month mo, 10,000, 5,000, paano yung growth mo? Natatandaan mo pa ba?
Dati na rin po akong nag-top D. Okay. Po. So, pang second na po siya. Okay. Po. So, averaging naman po ako ng 60 to 80,000. As a part-timer? Opo. Okay. So, mga ilan dekad ka pa magpa-part-timer sa iFern? Bilang accountant, no? Bilang accountant na maraming alam sa numero, di ba? 23 years para ma-hit mo yung 100,000, tapos 3 years part-time na averaging 60,000 a month. So, ilan dekada ka pa magpa-part-time sa iFern based on your accounting computation? Actually po talaga, sir, may tinatapos lang ako sa office kasi renewal po kami ng syempre, license. O, syempre, yung mga pangarap ng amo mo, kailangan matupad, di ba? Ganun naman partner, talagang empleyado, di ba? Sir, yung boss ko kasi is business partner. iFern member din po siya. Wala kong pakit. Ang pinag-uusapan natin yung empleyado. Oo. Ayan po. So, ano po? So, tatapusin mo? Yes po. Yung mga pangarap ng boss mo? Siguro, ano, this quarter na lang po ng 2024. Okay. This quarter. Ibig sabihin, first quarter or fourth quarter? First quarter. Anong mangyari after first quarter? Mag-full-time na po. Saan? Sa pagiging empleyado? iFern po. So, ibig sabihin, magsasubmit ka na ng resignation? Actually, sir, nag-resign ako. That was 2021. Okay. Apo. Tapos, pero nagtatrabaho ka pa rin kahit resign ka na. Talino ng boss mo. Ah. So, bali, hindi ka sinasahura, no? Kasi resign ka na. So, yan po. Nag-usap naman po kami ng boss okay. ko. Okay. Yun, tapusin ko lang to this first quarter of 2024. Okay. So, abangan natin, ha? Nandiyan naman yung mga iFern Academy faculty. Pag hindi siya nag-resign in the first quarter, wag na natin siya papasukin sa iFern. Kasi bad example siya. Okay, congratulations. Thank you po, okay, Sir Tom. Thank you. Then we have Florenda Turchinyak. Florenda Turchinyak is a senior. No? Siya po yung mother, no? Nung merong 83 trucks. Si Lorraine Tomaro. So, siya 105,000. Okay? Okay? So, very active, no? She's, sabi nga niya, ang saya-saya daw niya kasi nakaka-travel siya all over Philippines to grow her iFern business. And we have another one and present daw, sabi nakalagay dito, Myra Katud Malana, 111,000. Are you here? Yeah, come. So, ma'am, bago lang po kayong member ng iFern or matagal na po? Actually, matagal na po. Kaya lang... Tingin po tayo doon. Kaya lang hindi siya naging active. So, sino si siya? Ikaw ba? Ako. Ikaw? Okay. Hindi. Hindi ka naging active. Matagal ka ng member, hindi ka naging active. Okay, tapos, ba't kayo nag-active ngayon? Gawa po ni Sir Jimmy Habon. Okay, si Jimmy. Hi, Jimmy. Okay, bakit? Anong ginawa ni Jimmy? Parang... Kinidnap ba kayo? Natawagan ko lang ho siya, na-chat ko lang saglit, pero hindi na ho ako tinigilan. Okay. Tapos ngayon po, bali, sige na lang. Since gusto ko rin naman po talaga ito, nagpadala na rin po ako sa kanya. Okay. So, gaano po kalaki yung napadala nyo sa kanya? gaano ba kalaking investment nyo or membership package na kinuha nyo dito sa iFern? Ano, korpo kasi Corpo. Okay. So, corpo means how many? 63 daw po. 63. So, hindi mo alam. Nagbayad ka lang. Magkano pong nilabas yung pera? Credit card. Kaya nga, magkano sinipe nyo sa credit card? Umabot po ng 500. 600,000 yung sinipe nyo. Nagbayad na po kayo sa credit card? Hindi pa. Hindi meron, pa. So, itong 111,000 galing sa iFern. Opo. Okay, credit card, sunipe ninyo, bangko, binayaran kami. Itong 111,000, ibinabalik sa inyo, pero wala pa kayong binabayaran. So, ito mismo ibabayad nyo sa credit card. Tama? Pero sobra-sobra pa po, meron pa yung sa mga anak ko. Pang produkto. Sa mga anak ko. Kumuha pa kayo para sa mga anak nyo. May cheque pa ako sa mga anak ko. May cheque pa para sa mga anak nyo. Magkano yung cheque ng mga anak nyo? Andun, madami patingin po nga, pwedeng pahiram sandali. Kailangan aralin ko 'to mabuti, baka lugi pala kami, no, sa pagpinagagawa namin. Kaya so meron ka ng 111,000. Aha. Merong ano,
Direk Shohei Cayetano Malana. Opo. Hanap niyo to? Apo ko. Apo, 4,008. Okay. Tapos Genesee Jessan Sevilla. Apo rin? Manugang. Manugang, 880. Tapos Hannah Riza Katud Malana. Anak ko rin. Anak rin, 4,008 ulit. John Denver Katud Malana. Anak ko rin. Anak, 4,008. Charles Lee Katud Malana. Anak ko rin. Anak rin, 4,008 ulit. So, Cheryl Katud Malana. Anak ko din. 5,250. Diana D. Katud Malana. Anak ko din. Anak ulit, 4,008. No? And then, Mirna Katud Malana, 111,550. Kayo po. Nag-start lang po kasi ako ng December. So, in total, kung yung 4,008, sabi mo na kung 10 siya, that's another 50,000 plus your 111. So, mga 100. Magkano yung total na bumalik? 141. Okay, 141,000 yung bumalik out of the around 500,000 na sinaip nyo. Mm-hmm. So, ang puhunan nyo ng po pirma. Tapos yung produkto, binibenta nyo na po? Opo, meron na din po. Okay. So, I think na with what happened to her, you can easily say this is one of the easiest business you can get into. At saka po, nag-start lang ako nitong December 5 lang po. Okay, December 5. Tapos ngayon, January 3, may check-in na. Tingnan mo, maayos kaya, kami mag-release ng check-in. Hindi kami naiipit ng pera. Okay, so congratulations. You have anything to say para sa kanila? Ano pong background nyo? Dati ba kayong teacher, construction hindi po, ba? Hindi empleyado ano? Po ako sa Senate, sa Senado po sa ako. Senado, empleyado 1988 sa Senado. Pa po. Tapos okay. Lumipat ako sa Commission on Appointments 2001. Okay. Okay. Hanggang sa nakapag-retire so, po ako. So pinaimbestigan nyo muna sa Senado si Ifern bago kayo sumali rito? Hindi po, talagang decidido ako kasi okay. Talaga. Tingnan nyo ha, kung feeling nyo kayo, is kami namin. Ito nga empleyado ng Senado, di kami takot din. Diba? Okay, so salamat po sa tiwala ninyo. Oh, okay, so I look forward na mas marami pa po yung ilalabas na cheque. Kung kinaya nyo yung Senado, saka Commission on Appointment, kayang-kaya nyo po gawin yung IFR. Mas simple po to dun sa mga dati nyong trabaho. Okay, simple salamat po. Okay, thank you very okay, much. Thank you. Thank you. So kanina, sinabi ko that what we have proven is we have proven that we have quality products. No? Si Fern C, this year, 20 years na. Fern D, Fern Active Milka, this year, 12 years na po. Okay? So kung meron pong mamamatay dahil pangit yung produkto namin, namatay na po sila bago kayo nakapunta dito. Tama? Kung household brand na po, no? Ang category ni Fern C ngayon, household remedy. Ibig sabihin, drug category si Fern C, pero when you go to the drugstore, over-the-counter, nabebenta siya. Kasi ang kategory ni Fern C ngayon, household remedy. Yung mga may sakit, ay inuubos, sinisipon ako, may COVID yata ako, pabili nga ng Fern C. Okay, yan na po yung kategory niya. So, we are the only networking company in the world no, that meron product sa drugstore na dekada na po, nasasabihin, ano ba yung IFR na inaalok mo sa akin? Alam mo yung Fern C? Ay, oo, tagal na namin bitamina, lumaki ako dyan. Sa Fern C. Yun. Sister company po ni iFern si Fern C. So that's something we bring to the table when you talk to people. When we came back from the World Branding Award in Kensington Palace, 22 po kami na nandun sa awarding. No, minus 1. Dapat 23 kami kasi may sakit si Madam. Di siya nakaalis at meron siya mga inaasikaso. Hindi na siya tumuloy. So 22 kami. We were the biggest contingent in Kensington Palace, na ang mga kumpanya na nandun, Yakult, Absolute Vodka, Cadbury, Lego, all of these big international brands, no? But Fern, iFern, no? With Fern D, have 22 people there. Okay? Everybody else, dalawa lang yung tao na nandun. Yung pauwi nga kami, may mga nakisakay pa dun sa chedeng namin. Ha? Pakwento nyo na lang sa Million Dollar Club natin yan. Okay, so that's number one. We have proven we have quality products, no? That decades na po, that kilala po sa ibang bansa, awarded po sa Kensington Palace. The second thing we have proven, no? We have proven that we can create millionaires. Okay? Right now, we have more than 700 iFern Millionaires Club member. Now, we have 15 Million Dollar Club member. Ibig sabihin, kumita ng 50 million pataas.
And we have one multi-million dollar club member, meaning kumita ng 250 million pataas. Nandun po siya sa likod, nakaupo, yung pinakamatangkad dito, si Zach Lopez. Okay? And very soon, no? Very soon, at 222 million, Tesla Serna will be the next multi-million dollar club member. So, kung pinuntanan niyo dito, gusto niyo gumandang kalusugan ninyo, you come to the right place. Okay? I just came back from Japan. May mga kausap po ako doon, mga Hapon, tinatanong ako, ano bang importante na vitamina, whatever, nung nalaman niya na vitamins yung negosyo ko. Sabi ko, important, two important vitamins, vitamin D, vitamin C. You don't need to buy from me. You go to the drugstore, you ask the vitamin C that have the Qualicy logo, you ask the vitamin D with the Qualicy logo, you buy that, that's the best two vitamin in the world that your body needs. Okay? So, kung gusto niyo po kalusugan lang, ayaw niyong yumaman, galit kayo sa pera, di ba? Ayaw niyong makakita ng pera, ayaw niyong magbilang ng pera, ayaw niyong gumastos ng pera, gusto niyo nangungutang lang ng pera. Kung ahabol niyo talaga, good health lang, you come to the right place, we have the best vitamins. Okay? The Fern-D multivitamin, in my opinion, is the best multivitamin for the average Filipino. Kasi based po siya sa Department of Health Study kung ano yung kulang na vitamins and minerals sa Pilipino. Tapos binigay namin tong study, pinadala namin sa Switzerland, ginawa nung DSM yung composition nung Fern Active. Ang contribution ko lang, akong nagpangalan nung Fern Active. Okay? But the study come from DOH and the risk and the product come from DSM of Switzerland. Kung pero naiba ka, gusto mong yumaman, gusto mo magnegosyo na merong magtuturo sa'yo ng tamang paraan ng pagnenegosyo. Kasi akala ng Pinoy, basta merong puhunan, pwede na magnegosyo. Okay? I've been part of Go Negosyo for 18 years. Okay? And sabi nga nung leader namin, Joey Concepcion, the three important things to be successful in business, the 3M, money, market, mentorship. Kailangan may pera ka, pampuhunan. Kailangan may market, may bibili ng produkto or servisyo na binebenta mo at may mentorship, may magtuturo sa'yo ng tamang paraan kung paano magnegosyo na hindi malugi yung puhunan mo. Okay? So, gusto mo magnegosyo, you come to the right place. Gusto mo maging milyonaryo, you come to the right place. On my last birthday, I said, my new birthday wish is to create 1 million millionaires. Okay. Right now, we have only 700. Okay? Malayo pa yung 700 sa 1 million. Kaya may pag-asa ka pa. Huwag mo sasabihin wala ka ng pag-asa. Pag sinabi mo senior ka na, too late na, I beg to disagree. Kasi during the pandemic, meron po kaming mag-asawa na senior, bumili po Mercedes-Benz brand new. Tapos syempre, nakachedeng daw sila, wala silang Rolex. Bumili rin sila, tig-isang Rolex yung mag-asawa. So, mag-asawa, naka-Rolex, bumili ng Mercedes-Benz cash. Nung nag-withdraw po sila sa bangko, nagulat yung bangko. Sabi, anong gagawin nyo? Bibili kami ng chedeng. Tumayo yung manager. Sabi, tignan mo si Mr. and Mrs. So-and-so, nagpapanggap palang mahirap ang yaman pala kasi bibili ng chedeng cash. Okay, so if you think you're too old already, you are not because we have made millionaires and multi-millionaires out of senior citizens here in IFERN. Okay? So, every week we have two major activities. No, on Wednesday is the IFERN Mini Lady Wednesday headed by my wife, no, Kim. And she have 69 mini ladies. No, yung mini ladies po, lahat po sa kanila, naka-mini Cooper po. We have 69 mini ladies, no, under the IFERN Mini Ladies, and every Wednesday po, event ni Mrs. with the Mini Ladies. Every Friday, we just launched, no? Palakpakan nyo yung sarili nyo. Kayo po ang unang-unang attendees ng IFERN Academy Friday RBA. Of course, headed by our Dean Lionel Leslie Villanueva and supported by our faculty na mostly it's either Presidential Director or Million Dollar Club members. So lahat po na nagtuturo dito sa IFERN, wala pong bayaran. Lahat po na nagtuturo dito sa IFERN coming from experience.
Kung hindi mo kayang kumita ng milyon, hindi ka pa pwedeng tumayo dito sa entablado. Okay? Unless you have been selected by the uplines, no, to represent them. But here in iFern, we teach, no, leadership by example. Gusto mong umasenso, magpaturo ka dun sa nakagawa na. Gusto mo maging milyonaryo, magpaturo ka sa milyonaryo na rin. Gusto mo magkakotse, magpaturo ka dun sa may kotse. Tama? Kung Honda ang gusto mo, Toyota, Isuzu, magpaturo ka dun sa 700 na iFern Car Club members. Pero kung gusto mo magkatsedeng, edi magpaturo ka sa nakatsedeng. Kasi meron tayong 45 Mercedes-Benz Boys Club members. Kung gusto mo magkaroon ng Mini Cooper, magpaturo ka sa iFern Mini Ladies. Meron tayong 69. No? Kung gusto mo ng Mustang, meron din tayong iFern Sports Car Club. No? To be considered a Sports Car Club member, dapat tinanggal mo yung dalawang pinto sa likuran, dalawa lang ang pinto para magtawag na sports car. Pag apat ang pinto, hindi po sports car yan. Okay? Kung gusto mo magka-Mustang, marami tayong leaders na naka-Mustang dito na pwede kang turuan. Okay? Pag naging millionaire na, pag nagkaroon na ng Mustang, ng Mercedes, ng Mini Cooper, ibig ba sabihin tuloy-tuloy na yung pag-asenso ng negosyo, wala nang problema? Hindi po. Okay? Ang empleyado at ang pagiging negosyante, pareho lang. Pag ang empleyado hindi pumasok, walang sahod. Tama? Pag ang negosyante hindi binuksan ang negosyo niya, wala rin siyang kita. Okay? So, a lot of people say, teka, kailan ako magle-leverage? Kailan yung wala akong gagawin pero kumikita? Ang sagot ko, tangina mo, ako nga, 55 years old, tinatawag ng lahat na billionaire, nandito pa, nagsasalita sa harap ninyo, nagtatrabaho pa rin. Ang ibig sabihin ng leveraging sa networking, hindi wala kang ginagawa. Ang ibig sabihin ng leveraging, kumikita ka sa effort ng iba. So, example natin si Zach Lopez. Every day, nagtatrabaho siya. Every day, may kausap siya. Every day, may ka-chat siya. Every day, bumibisita sa bahay niya. Pero, kumikita siya dun sa networker na nasa Africa. Mukhang nasa Africa ba siya? Wala. Mukha lang siyang elepante. Pero wala sa Africa si Zach. Hindi pa siya nakakapunta dun. Ang nakapunta pa lang ng Africa dito, ako at baka meron pa bang iba nakapunta ng Africa dito? I've been to South Africa. Okay? So si Zach have never been to Africa but he's earning from Africa. Okay? Leveraging ibig sabihin nun. Zach have never been to Bahrain. Tama? He's been to Dubai. No? 2 times ko nang nakasama si Zach sa Dubai. But he's earning from Dubai. Leveraging din ang tawag doon. Okay? Don't think na you're not gonna do anything and you're gonna earn. Tangina si Elon Musk nga, 200 billion every day nagtatrabaho pa rin. Okay? Bill Gates, I don't know, 180 billion or 150 billion, nagtatrabaho pa rin. Okay? Ang nag-iisip na hindi magtatrabaho, ang tawag doon, tamad. Hindi po millionaire ang tawag sa kanila. Kasi kung millionaire at billionaire ka, you enjoy the process of making money, you enjoy the process of creating businesses, you enjoy the process of helping people. You will not say na sana hindi ako nagtatrabaho. You will never say that. You will only say, let's have a vacation. Kailan? Mamaya. Alis na tayo. No? Same as us. One morning, alam to nung mga matagal ng member dito, meron kaming sizzle. That time, ha, ang sizzle dito lang nangyayari. Before pandemic to. Hindi pa natin kaya mag-Metro 10. Dito lang ang sizzle. Yung araw na yun, may sizzle. Pagising namin, Sabado yun, pagising namin na umaga, sabi ni Madam, punta tayo ng Japan. Kailan? Mamaya. Anong oras flight natin? 12 midnight. Ganun ba? What time tayo dapat nasa airport? Sabi niya, pinaka-late dapat mga 9:30 na sa airport na tayo. Sabi ko, sige, tawag ako sa office. Sabi ko, ayusin niyo yung schedule sa Cizel. Ha? Kailangan 9:30. Lalabas na ako ng mezzanine. Papunta na ako ng kotse kasi papunta na kami ng airport. So, 9:30 eksakto. Nakasuit ako, katulad ni Joseph Nones. No, nakasuit ako, full suit with a tie.
Pagdating ko ng kotse, doon ako nagbihis. Pagdating kong airport, naka-jogging pants na ako. So, ganun yun, no? And this was probably, I'm guessing 2017, our ticket was 40,000 each. Kasi umaga ka bumili ng ticket eh, gabi na yung lipad mo. Like itong punta namin ng Japan, 96,000 or 98,000 ang ticket namin, hindi siya business class. Kasi ubus na yung upuan sa business class. Economy lang kami, 98,000 isa. Okay? Kasi bumili kami 2 days before. Bakit? Kasi si Chichi, na-miss niya yung flight niya from Houston to Manila. Traffic daw, pero feeling ko hindi lang siya nagising. Siyempre, hindi na namin, wala naman akong CCTV, hindi ko naman siya pwede awayin. Sabi ko, okay, I believe you. Mama, I miss my flight. So, okay lang, na-miss niya yung flight niya. So, instead of, kunyari, Lunes siya dumating, Tuesday siya dumating. So, Wednesday pa lang namin mapapadala sa Japan Embassy yung passport. Buti may kakilala tayo doon, di ba? Kaya after 2 days, may visa na siya. By the way, sabi nung mga million dollar cup, walang VIP-VIP sa Japan Embassy, friendship lang. Daanin sa maboboteng sake na usapan. Kasi yung nag-Europe kami, si Joseph Nones at si Chano Nones, tangina, wala palang passport si Chano, kaya hindi nagpaparamdam sa chat group, di ba? Parang 2 weeks na lang, lilipad na kami, saka biglang, eto na yung passport ko. Di ba? So binayaran namin 66,000 each for super VIP visa processing, 24 hours. UK embassy to, ah. British to. Yung last year, dapat pupunta kami ng World Branding Award, no, last year. Di kami umabot kasi last year walang VIP. 3 months ang processing ng UK visa last year. Kaya walang nakapunta from iFern. Kaya tinanggap na lang natin, no, by video, no, and pinadala na lang by FedEx or DHL yung trophy natin. But this time we were able to go, no, as a group. So, 2024 has started, no, and you want to be rich kasi nalagpasan ka nung 2023. Putangina, wag mo na palampasin yung 2024 kasi ang haba pa ng 362 days. Ang tagal pa pag sabi mo, di bale, babawi tayo sa 2025. Ang tagal pa nun. Itodo na natin tong 2024. By the way, last 2.5 days, no, of the old price, on January 8, no, the, anong tawag natin dito ngayon? Consumer package, tama? The consumer package of 9.5 will become 10.5. Tapos the reseller's package of how much is it? No, the old price? 28.5 will become 31.5. Okay, and then the premium business package from 66.5 will become 73.5 on January 8. So if you invest now in the next 2.5 days, automatic kumikita ka na by January 8 kasi tumaas na ng 1,000 per package. And by the way, the package cannot increase if the products will not increase also. So, ito na yung tip ko sa inyo. Kung meron kayong mabenta na produkto, bumili na po kayo. Kasi on January 8, mag-i-increase din po yung SRP at distributor's price ng some or most of the iFern products. But good news, PB will increase also. Okay? Pag tumaas yung presyo ng distributors, tataasin yung PV. Okay? So, hindi kayo may iwan. Kasama kayo palagi sa pag-increase. Okay, so yun na yung tip ko. I cannot tell you how much the increase will be, but definitely, kung ano yung mabenta sa inyo, mamuhuna na lang kayo ng konti para makinabang din kayo sa price increase ng produkto. Kung hindi mabenta sa inyo yung produkto na yan at hindi nyo ginagamit, huwag nyo nabili, hayaan nyo na. Diba? Pero pag, kunyari, mabenta sa inyo yung Ferndy, ginagamit ng buong pamilya nyo yung Ferndy, mamuhuna na kayo. Diba? Kung di naman kayo nagsisipilyo, di naman kayo nagsasabon, di naman kayo naliligo, hayaan mo na yung Silver Press saka ano, Aurora Beauty Bar, di ba? Kung sawa ka ng magpaganda kasi feeling mo wala na pag-asa, huwag mo na rin pansinin yung mga Aurora products. Di ba? Kung feeling mo mamamatay ka naman sa high blood, huwag ka na rin bumili ng Sirocol. Pagkasanay ka ng iika-ika, di ba? Huwag ka na rin mag-Pernplex. Hindi, ito na lang tip ko sa inyo.
huwag kayo bumili ng Fernflex kasi bababa yung price ng Fernflex. Di ba? Sana tama yung tip ko, pero check ko namin. Pagkasabi, labo talaga ni sir. Sabi, di daw tataas, tumaas. Sabihin ko, sorry. Okay, thank you very much for your time. Those who want to do the battle cry, please stand up. So, hindi pa namin ina-announce yung battle cry for 2024. So, 2023 pa rin yung battle cry natin. No? So, pero ang isisigaw ko, 2024, hindi 2023. Pakita nga natin yung old battle cry natin. So, by the way, for the first timers, when I say anong kumpanya mo, taas po, kaliwa or kanang kamay. Pag sinabi anong kumpanya, ang sagot, iFern. Yan, tatlong beses po yan. Yung pang-apat, eto, hindi na 2020 sasabihin ko, ha? Baka malito kayo. In 2024, ang sagot nyo, iFern is global prosperity. Tapos sa 2024, pagyaman ay sigurado, iFern at ako, apply ng mundo. By the way, yung battle cry natin, every year nagbabago at every year po natutupad. Okay? So we opened our Dubai office last year on my birthday, November 12. They did the soft opening and we formally opened on December 2 and 3. And then we did an RBA in London before we flew home to Manila. So, you know, that was the first RBA in Europe, no? Na kasama po yung Million Dollar Club, kasama po ako. Are you ready? Yes! Anong kumpanya mo? iFern! Ano? iFern! I can hear you! iFern! In 2024! iFern is global prosperity! Sa 2024! Thank you.